guys. Ay, Doctor Marcini. Morning po. Have a seat. Pag-usapan natin siyempre from Philippine Dermatology Society. Wow. So pag-usapan natin patungkol sa mga balat. Good morning, sir. Good morning po. Ayan. Alam mo, importante yung pag-usapan natin. Gusto mo makishare. Ano pa yung kaya, meron pa kaya nito? Ano yan? Implants? Ring, balat nga eh. Ano yun? Ano sa balat? Ringworm. Yan, pag-usapan natin. Very interesting. Yan pala yung na naman ringworm. Ang topic natin. Oo, kasi today, ang akala namin pagka-derma, palaging pagpapaganda. Ay, kuya! Buni, di ba? Buni po. Maraming klase ho. Depende sa lokasyon po. So pagka ringworm po. Ringworm po yung general sa, okay, sa English po. Pero pag sa Tagalog, like sa katawan po, buni. Mm-hmm. Okay. Pag sa paa po, syempre yung sa singit, hadhad. Hadhad. Oo. Pero so, buni din yun. Opo, opo. Kumbaga, depende lang ho sa lokasyon. So sa paa, alipunga. Sure, alipunga. Buni naman din yun. Opo, opo. E sa likod, Doc, meron... Hindi, meron din ibang klase naman na amag, an-an. Pero pagkatawan pa din siya, buni pa din. Okay. Ano yung buning baligtad? Meron sila tabi nila sa amin, sa Bulacan. Ay, buning baligtad yan, sabing ganun. Baka yung sa itsura po nung... Hindi ko nga alam po. Yun. Maganda siguro yun ang alamin din natin, yung karakteristik o yung itsura ng mga... Buni. Yung mga kati-kate or buni na pwede tayong meron sa katawan. Doc, ring siya. Ayun, may mga pictures tayo po sa wall. Kumbaga, yung makikita po natin dito yung border po, no? Mm-hmm. Kaya nga parang sing-sing. Mm-hmm. So, yung umpisa siya parang sing-sing, bilog, na mapula, tapos makati, kukut-kutin. Lumalaki ng kakaroon po ng margin. Mm-hmm. O madalas po to elevated po. Yung mga ibang litrato, makikita natin yung border. So pwede pala siyang lumaki ng ganyang kalaki to. Kala ko kasi kung ringworm siya, kasing laki lang siya ng ring. So pwede pala siyang mag-start ng maliit, tapos palaki ng palaki. Tapos yung may dinila akong ano ng balat, ayan, no? Doc. Yung sa skin natin. So kung makikita natin yung first layer, tapos second, third, yung unang layer lang po, epidermis ang tawag, nasa ibabaw lang po yan. Okay. Kaya madalas, pag meron hong mga close contact, like sports, yun, madali hong magkahawaan. Okay. O kaya kinamot natin, tapos at may naki-shake hands. Or, for example po, humiram ka ng damit na hindi mo naman sa'yo at meron kang ano, pwede ka mahawa. Doc, pwede mo rin siyang mailipat sa ibang part ng katawan mo. For example, meron ka dito, kinamot mo. Yes, tama yun. Kumamot ka pa rin dito, kumamot ka dito. Yan, ay kalat mo na sa buong katawan. Tama yun. Kaya nga, ang ano natin is basically ang tawag nga natin ringworm, pero yung pag-usapan natin ngayong umaga, tinea corporis. Mm-hmm. Pero ang tinea, generally, may iba-ibang lokasyon yan. So, kunyari sa mukha, fuzzy face. Tapos, pag sa kamay, manum, hands, di ba? Pag pedis nga sa Tagalog, lipunga or pedis, tapos sa body, sa singit, hadhad o tinea cruris. Oo. So, kunyari, meron ka na dito sa isang lugar at kinamot mo, pwedeng kumalat sa buong katawan. Ayun, no? Congratulations. Ayan, Doc, nakikita natin ito, no? Para siyang kumapal, yung border, na para siyang nagkaroon ng kalyo. Kung makikita natin, kasi closer view to, pero pag ano to, makikita mo, ito yung sinasabi kong border. Kumbaga, etong very dito nag-spread eh. So kung nag-examine po kami ng pasyente at gusto namin makita sa microscope, dito po namin kinukuha yung sample ng scales dito sa gilid na to. Very active to. Ito yung border na active. Sino naman ang pwedeng magkaroon ng ganyan to? Pwedeng ho kahit sino, especially ho kung ang ating katawan, kung meron ho tayo mga sakit na kunyari malubha, like kung may diabetes or ang immune status po natin mababa, pwede. Pero kung nyari sports enthusiast naman po, mahiling mag-gym, yung unang gumamit ng ano sa gym meron at humiga ka at pwede kang magkaroon. Or mahilig naman magpaa sa swimming pool or sa mga gym showers, pwede rin po makuha naman sa paa yan. So talagang anyone can have it. Especially kung di tayo maalaga sa katawan. Yung mga ano po, yung mga sabi nila, kasi nung bata ako, sabi ng nanay ko, huwag kang naliligo sa swimming pool. Ayun. Kasi sa swimming pool, makakabuni ka dyan. Ayun, totoo po yun. Nagkakataon kasi ang water, di ba, madalas po hindi naman, kumisa no, hindi humaganda yung chlorination ng tubig. Pwedeng hindi lang fungal eh. Pwedeng yung mga bacterial infection, mangangati ka. Mm-mm. Tapos madalas nga po, dahil nga po yung floor area is very wet, madali hong mag-harbor doon ng mga amag o fungal infection. That's the reason,
pwedeng after, madalas pupunta sa amin. Nag-swimming ho kami sa ano, nangati ho ako. Yun, yun ang madalas. Nagkakaroon sila ng fungal infection. Pero ano ho, depende rin sa tao. Kasi minsan meron, parang balat kalabaw. Kahit na anong ginagawa, hindi nangangati. Pwede ho yun. Na kung minsan, depende nga sa immune status ng katawan natin, malakas. Pero iba naman, asymptomatic po. Ibig sabihin, dry lang ng skin. Okay. Pero pwedeng nandun, hindi pa yung itsura-itsura ho na yun talagang ganito na. Pero pag in-examine ho, yun. Kung minsan, kaliskis lang po. Nangangaliskis lang siya. Tapos later on, ganito na po nangyayari. I see. Pero iba din naman yan dun sa mga parang pantal-pantal, ano? Opo. Yung pagpapantal po, parang sa ano siguro ho, yung sinasabi ng tagulabay ho. Yung supot-supot, yung nagpapantal yung iba katawan. Naman. Iba pero naman yan talaga, yan. Laging naka-form na parang ring talaga. Oh, yan po yung karakteristik niyo ho. Sa English, ang tawag namin annular o parang ring pattern, elevated po yung, or yung border po ang kumakalat. Yeah. Anywhere in the body, pwede po tayo magkaroon. Pero pwede bang ma-avoid yan? Ng, ano, halimbawa, mag-swimming ka sa swimming pool or you will be going, kagaya po ng sinasabi niyo, to the gym. Na baka mamaya yung humiga or whatever. Apa. Meron bang mga pinapahid para at least ma-prevent na makapitan ka ng ganun? Of course po, especially pag nag-gym tayo, better to have your own towel that you could put sa ibabaw ho nung kunyari, yung French branch na doon, lagay mo doon. Or pangalawa ho, after syempre mag-gym, malinis sa katawan, maligo dapat. Pwede din ho gumamit ng, kung kailangan, antifungal soap na available. Uh-huh. Huwag lang ho yung sulfur. Madalas ho kasi yun ang ginagamit, yung sulfur soap. Eh, nag-allergy ho mga pasyente, nagda-dry ang balat so, nila. So, antifungal soap. Meron kahit na wala kang ringworm, siguro po, pwede. Sabi natin mga once in a while po, like sabi na natin once every 2 weeks or once a month, kahit paano you could use that, pero huwag naman pong araw-araw kung wala ka naman talaga. Just to, for prevention. Or even yung mga shampoo na available na may tinatawag tayong azole shampoo, kumisan pinapa-apply ko lang ho, tapos i-rinse mo after 15 to 20 minutes, para lang po meron. Tapos yung topical po meron din, yung mga anti-fungal lotions and creams, pero kung talagang active na yung infection. So usually nung ano, sa probinsya, ginagamit nila sa ganyan, mga bawang. Alimbawa, mayroong buni, hati yung bawang, kinakaskas ng bawang. O iniiwan yung bawang doon. Oo, kaya naman, minsan, yung ano yun, salicylic acid ba yun? Yung mga ano yan, sir, parang tinatawag nating keratolytic o nagpapatanggal ng yung layer ng skin, di ba? Mm-hmm. Kasi ang bawang ho, because yung ano, yung burning sensation na susunod, parang nagbe-burn niya yung skin natin pag nasobrahan. Mm-hmm. Pero so far po, may mga studies ho ngayon na gumagawa ho sila ng cream na naka-study show na nakaka-kill din siya ng fungal. Pero wag naman ho yung diretsong bawang. Mm-hmm. Kasi pwede humasunog ang balat natin. Mm. Yung salicylic po, it's also used sometimes, but the problem is yung mga over-the-counter po, mataas yung percent, madalas ho namumuti ang balat at nasusunog. Kaya very important po is magkonsulta po talaga sa mga registered at licensed dermatologists po, yung mga miyembro ho ng Philippine Dermatological Society. At kung talagang gusto ho nyong makita, kahit saan ho kayo sa buong Pilipinas, mag-login lang po sa www.pds.org. Lagay nyo lang ho yung lugar nyo at lalabas na ho yung mga listahan ng doktor na pwede nyong mag-consulta. Pero, Doc, alam nyo, one of the things na nagiging problema ng mga pasyente sa ganyan is naihiya sila. Opo, totoo po. Diba? Yan. So, kaya nagsa-self-medicate. Opo, opo. So, ano ho yung pwede nila na, to start with, to begin with, let's say, para wag kumalat or para at least kahit papano ma-relieve. Kasi, mga ganyan, di ho ba parang ano rin yan? Para rin yung mga ibang klase ng mga allergies na opo. Minsan, namamaga or gano'n, ano? Initially po, kung talagang makate, pwedeng uminom muna ng mga antihistamine para lang ma-relieve yung itchiness. Pangalawa ho, kung medyo ano na nangangati rin, yung mga calamine lotion po, yung just to help, para to help it yung itching. Yung mga ano ho kasi madalas po, hindi naman po sa ano, no? Kahit po yung ibang doctors nakikita to, ang common ho kasi sa Philippines is fungal infection talaga. Uh-huh. So, pwede naman po magpahid ng mga creams and lotion. Yun nga lang, more than
the benefit of it is kuminsan hindi pala siya fungal, mm-hmm. iba palang ano, so nag-worry kailangan, siya. Oo, kailangan talaga pakita. Pero yung mga pang-relief na lang po sir, na pang sabon, siguro pwedeng i-try moisturizing soap kung medyo baka nagda-dry lang ang skin. Mm-hmm. Kasi I don't want na isipin agad ng pasyente, ay baka bony. Mm-hmm. Una kasi baka dryness lang ng balat at nagkaroon ng irritation. Mm-hmm. Para dun sa mga napapabayaan, Dok, kasi may mga nakita ko kanina na parang nagkakaroon na siya ng sugat-sugat. Yes, so, pwede bang ma-affect niyan yung health naman ng isang tao pagka napabayaan, aside syempre dun sa pagkalat sa iba't iba pang mga tao? Pwede naman, this kind ng infection yung tinea, pwede lang so severe ang ano kasi nito symptom talaga ito is makate. Makate. So ang kate, any kate, stressful. Mm-mm. Lalo na sa gabi, hindi makatulog. So pagising sa umaga, aburido ka. So maganda talaga makontrol mo yung kate. Pero yung in terms of sabihin natin danger to the health, mm-mm. hindi naman siya ano yung parang dapat kang sobrang mag-alala. Yun nga lang. At stressful kasi yung kati talaga. At saka yung... Tsaka di ba yung posibleng magkaroon ng sugat sa yung infection to? Yun, yung bacterial diba? Infection yun. Mm-hmm. Yung sabi mo nga, dahil sa kakukot-kot, mm-hmm. tapos madumi, di ba? Nagkakaroon ng... Yun din ang dapat alagaan. Kasi pag nagka-bacterial, mm-hmm. ibang usapan na naman yun, ibang gamot na naman. Okay, last na lang, Doc. Yung inyo pong advice sa ating mga tagapanood. No, kung paano nga maiiwasan yung ringworm or bunit na tinatawag. So ang advice ko lang po, maging malinis po tayo sa ating katawan. Iwasan po na yung mga damit natin, yung paulit-ulit ho natin ginagamit. Kasi po yung pagpawis na ho at ginamit mo uli, mm-hmm. pwede hong yun ang gustong-gusto ng amag, yung pawis. At syempre maligo kahit isa o at most dalawang beses ang araw. Mm-hmm. At kung meron ho mga sakit na nakikita sa balat, hindi lang ho itong sakit na to, kumonsulta po sa mga licensed hong Philippine Dermatological Society na accredited dermatologist po. Ayan, okay. Thank you so much once again, Dr. Maximin Navarro. Maraming salamat ang po. Ang ating dermatologist. Maraming salamat thank po. Thank you. Dami-dami natutunan. Thank you po. Maraming salamat.